Bakit nandito yung mga yan? Don't tell me, tutuloyan sila dito. Inis na bulong ng ama ni Lloyd sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang ikalabing isang kabanata. Nahihibang ka na ba? Isang bata nagpakasal sa isang lalaki na halos kasing edad na ng kanyang ama? What a nice love story! Natatawa ang wika ni Matilda na halatang hindi naniniwala sa sinabi ni Uncle Ed. I think you're out of your mind. Sisi, nahihibang ng lalaking yan. Siya bang naninira sa amin sa'yo? Nakakunot noong wika ni Trixie. Tumawa naman si Andrea at itinaas ang singsing na suot nila ni Uncle Ed. Uncle is right. He is my husband. And I am his wife. So you better go away before I call the police at ipakaladgad ko kayo. Aalis kayo or papahuli ko kayo. Nakataas na kilay na wika ni Andrea sa mga ito. Mom, let's go. Doon muna kayo sa bahay. Singit ni Lloyd at niyaya ng mga ito. I will make sure you will regret this, Andrea. Sisiguraduhin ko na magbabayad ka. Sigaw ni Matilda. Ngumiti naman si Andrea at bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang kamay si Uncle Ed. Thanks for making this real, Uncle. Wika ni Andrea at ngumiti pa. Naging matagumpay sila sa pagpapaalis kay Matilda. Samantalang sa bahay nila Lloyd tumuloy ang mag-ina. Bakit nandito ang mga yan? Don't tell me, tutuloyan sila dito. Inis na bulong ng ama ni Lloyd sa kanya. Ilang days lang naman, Dad. After we talk to our lawyers, aalis na din sila. Wika ni Lloyd sa kanyang ama at halos magmakaawa na napatuloyan ang kanyang nobya at inarito. Fine, pero hindi ko sagot ang pagkain nila. You know, Lloyd, we're facing financial difficulties at ayoko sa lahat ang tamad. Tsaka akala ko ba ayos ng plano niyo? Bakit parang mga basang sisiw ang mga yan? Don't tell me, palpak kayo. Litanya ng ama nito. Alam ng ama ni Lloyd ang plano nila Trixie at ina nito at hindi ni Lloyd kayang maglihim sa kanyang ama. Kaya nagsabi siya dito ng totoo kahit na sinabi sa kanya ni Trixie na walang dapat makaalam. Ang ama ni Lloyd ay kaibigan ng daddy ni Andrea. Ngunit gahaman sa pera miski ang anak ay susugal sa ngalan ng pera. Tuloy kayo, huwag kayong mahiya. Ikaw ba si Trixie, ang stepsister ni Andrea? Nabalitaan ko ang news between you and my son. Pero I have trust to my son. Alam ko naman na hindi magagawa ng aking anak yan. Cheating is a crime. Wika ng ina ni Lloyd at ngumiti pa sa mga ito. Where is Lloyd po? Para bang isang ahel si Trixie habang kaharap ang ina ng nobyo. Walang alam ang ina ni Lloyd patungkol sa plano ng mga ito. Ang alam niya lamang na dating kasintahan ni Lloyd si Trixie, ngunit pinalabas ni Lloyd na naghiwalay na sila bago pa man maging sila ni Andrea. He's talking to my husband. Nakangiting wika ng ina ni Lloyd. Ilang segundo lang lumipas ay bumalik na din si Lloyd. Mom, this is Trixie and Tita Matilda. Pakilala pa ni Lloyd sa kanyang ina kay Trixie. I know them, son. Who can't remember your lovely ex? And of course, her beautiful mother. But I like Andrea for you. She's an angel. Wika ng ina ni Lloyd na si Venice. Son, fix your relationship with Andrea. It's not good to be in the media. Singit ng ama nitong si Samuel. My sisi and her uncle is now married. Biglang sabit ni Trixie at masama naman siyang tinignan ng kanyang ina. Sorry, masyado lang na-carried away itong si Trixie. Paghingi ng patawad ni Matilda. Is it true, son? Nakakunot noong tanong ng ama ni Lloyd na para bang hindi narinig ang sinabi ni Matilda. Yes, Dad. Nakayukong wika ni Lloyd sa ama. Bastardo! Kinwelyohan pa ni Samuel ang anak. Samuel, come down! Si Andrea ang nagpakasal, hindi ang anak natin.
Don't worry, I will talk to her. Wika ni Venice at niyakap ang anak. Si Venice ay mapagmahal na ina. Isang disenteng babae at ayaw sa sinungaling tulad ng sabi niyang cheating is a crime. No need, Mom. I can handle this. Wika ni Lloyd at pagtutol sa naisip ng kanyang ina. I know Andrea. She is honest and kind. Once I confront her, we will know everything behind this. I know you, Lloyd. Andrea is not the type of girl who decides ng ganun-ganun na lang. All of her decision has a reason. Wika pa ng ina ni Lloyd. Tumingin naman si Lloyd sa kanyang ama na para bang sinasabi na pigilan ang ina dahil sa asawa lamang niya ito naniniwala. Malaki na si Lloyd. Hayaan mo na siya na ayusin ang gusot na ginawa niya. At please lang, hanggang ngayon ko lang patutuloyin yung sila Trixie. Ayoko ng media paniguradong mas lalong lalalang sitwasyon kapag nalaman nila na magkasama kayo sa iisang bubong. Media is like a poison, you know, na kahit mali ay kayang paniwalain ang tao. Wika ni Samuel at feeling naman ni Trixie ay hindi siya tanggap ng pamilya ng nobyo. She was always a shadow of Andrea. Makikilala lang siya dahil kay Andrea at puro bad comments pa. Samantalang si Venice ay nagtaka sa sinabi ni Trixie na ikinasal si Andrea sa uncle na to. Sinong uncle na sinasabi niyo? Is it Edgar? Biglang wika ni Venice at naguguluhang tumingin sa mga ito. Isa lang naman ang kilala niyang uncle na tinatawag ni Andrea, and it was Uncle Ed. Pero hindi sila magkadugo. Yes, tita. Masamang tumingin si Venice kay Trixie. Alam niyang may tinatago ang mga ito sa kanya. Okay. Tipid na sagot nito at nanahimik na lamang. Samantalang si Andrea naman at Uncle Ed ay parehong nagsaya sa pagkawagi na mapalayas ang mga bastardo. Lloyd keeps on calling and texting me. He looks like a bastard. Minsan naaawa ko sa kanya dahil ginagamit lang siya ni Trixie for their evil plans. Na for sure sa huli, sila lang makikinabang. Wika ni Andrea. Sa totoo lang ay minahal naman niya talaga si Lloyd. Yun nga lang, nasaktan siya. Ang babae kapag nasaktan, lalong tumitibay. Lalo na kapag inahas at pinaglaruan mo sila. He doesn't deserve your pity, Andrea. Maybe nakakaawa nga si Lloyd because Trixie is manipulating him. Pero may sarili siyang isip. He could have decided for himself. Nasa kanyang desisyon at choice at pinili niya na sumang-ayon. Wika ni Uncle Ed at tinungga ang baso ng wine. Uncle, ba't mo ininom yung akin? Nakakunot noong tanong ni Andrea. Prepare yourself. We will file for your dad's inheritance tomorrow. No alcohol for today. Kinuha pa ni Uncle Ed ang wine at niyakap iyon na para bang ayaw magpaagaw. Fine, I'll cook dinner. Saad ni Andrea at nagtungo na sa kusina. Kinuha niya ang meat, onion, pepper at iba pang sangkap na gagamitin sa pagluto ng beefsteak. Ilang minuto ang lumipas ay naamoy na ni Uncle Ed ang masarap na putahe. Smells good. Wika ni Uncle Ed at umiti kay Andrea na ngayon ay para bang hindi napansin ang kanyang presensya. Uncle, nandyan ka na pala. Let's eat together. For sure you'll like it. Para bang isang asawang babae si Andrea na ipinaghanda ng pagkain ng kanyang asawa. Feel na feel niya ang mga ngiti sa kanya ni Uncle Ed. How is it? Naghihintay na tanong ni Andrea. Ngumunguya pa si Uncle Ed na para bang nilalasap ang pagkain. It's delicious. Wika ni Uncle Ed. Good. Naglagay na din sa pinggan niya si Andrea at nilagyan din si Uncle Ed, ngunit kaunti lamang iyon. Bakit ang unti? Tanong ni Uncle Ed sa dalaga. Be on a diet, Uncle. You need to be healthy and strong. I need you. Baka hindi ko kayanin kapag wala ka. Tumawa pa si Andrea at para bang nagbibiru lamang. Malungkot na napangiti sa Uncle Ed at isinawalang bahala na lamang ang sinabi ng dalaga. Matapos ang araw na yon ay naghanda na sila ni Andrea. Alam nila na hindi pa tapos ang laban,
hanggat hindi nakukuha ni Andrea ang inheritance ng kanyang ama. Alam ni Uncle Ed na anumang oras ay maaaring mapahamak si Andrea, kaya pinanghawakan niya ang sinabi ng dalaga. Kailangan niyang maging malakas at matibay. Kinabukasan ay nagtungo si Andrea at Uncle Ed sa korte kasama ang attorney nila. "My client wants to file for her dad's inheritance," wika ng attorney, ngunit biglang dumating sila Matilda. "As far as I remember, my husband's last will is that her daughter needs to marry a man who have at least 500,000 net worth." At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang isasagot nila Uncle Ed? Ano kayang mga gagawin ni Matilda para pigilan ang pag-claim ng mana ni Andrea mula sa kanyang yumaong ama? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!